Sa iba pang balita, mahigit sa 200 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng NCRP Original Drug Enforcement Unit sa isang condo unit sa Pasig City kagabi. Ang naarestong suspect ay kanang kamay umano ng isang drug lord na nasa loob ng kulungan. Narito ang aking report. Sa bisa ng isang search warrant, naaresto ng NCRP o RDEU ang umano'y supplier ng droga na si Manunito Carlos sa isang condo unit sa Barangay Rosario sa Pasig City kagabi. Inalughog ng pinagsanib pwersa ng NCRP o RDEU, Philippine Drug Enforcement Agency, Pasig Police Drug Enforcement Unit ang condo unit ni Carlos. At dito na nga tumambad ang mga maletang ito na naglalaman ng bloke-bloke mga shabu na nakasilid pa sa mga Chinese tea bags. Ayon sa NCRPO, tinuturing nilang kanang kamay ng isang drug lord na nasa Bilibid Prison si Carlos at ito din mismo ang namamahala sa mga malalaking transaksyon ng droga sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Siya ay napag-utusan, siya ang pinaka parang contact or main distributor na nandito sa labas. So tinatawagan siya para kunin kung nasaan yung item at ito ang ginagawa niyang bodega, itong unit nito. And then tatawagan din siya kung saan dadalhin itong mga items na ito per order. Nasa 30 kilo ng shabu ang nasabat sa suspect at nagkakalaga mga ito ng 204 million pesos. Ito na raw ang itinuturing na high value target na nahuli ng pulisya. Tikom naman ng pulisya sa pangalan ng sinasabing drug lord na nasa loob ng kulungan na may pakanaumano ng pagpapakalat ng mga nasabing shabu. Doon sa ating mga monitoring before, ito yung nagpapatunay na tuloy po rin at meron pa rin mga nagbibigay ng mga order o utos galing dun sa mga drug lord sa loob ng Bilibid. Isa ito sa pinakamalaki. In fact, talaga ito ang pinakamalaki so far sa trabaho ng NCRPO. Aminado naman ang suspect sa ilegal na ginagawa at anila, kumikita daw siya na aabot sa 200,000 piso kada bloke ng shabu na kanyang maidideliver. Tanggapin yung pagkakahuli sa akin para matigil na rin. May takot po. Malaki takot. Kaso lang po, medyo may pangangailangan, napasubo na rin. May mga sakit kami. Patuloy naman ang gagawin pagtugis pa ng pulisya sa mga posible pang kasamahan ng suspect. At maharap din ang suspect sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa COP 2002. Para sa Eagle News, Earl Bingas, I am 1 P25. Ang iba pa mga balita.